Magandang umaga. Ako nga pala si Joy, kung dating high school teacher. Gusto ko sana sagutin ang tanong na anong mas maganda? Magtrabaho ba o mag-business? Yan ang aking sasagutin. Alam niyo, bilang isang dating teacher sa high school, sa private, nagtatrabaho pa ako, pero nung napapunta ako sa business, alam niyo ba na yung sahod pa lang ng mga teacher sa high school, yung sahod pa lang ng mga teacher sa high school, sa business ko, savings ko pa lang yun. Kaya dun sa tanong na anong mas maganda, mag-business o magtrabaho? Ang sagot ko, mas maganda ang mag-business. Pero kung kayo naman ay may trabaho, huwag niyo munang iwan ang trabaho niyo. Dahil ang pagbi-business ay hindi ganun kadali. Pero sa ano, kung kayo ay may trabaho, pwedeng gumawa kayong paraan para makapag-establish kayo ng business habang kayo nagtatrabaho sa bahay. Pero sa tanong na ano mas maganda, mag-business o mag-trabaho, mas maganda ang business. Sa totoo lang. Dahil kapag nag-business ka, kagaya nga na nangyari sa akin, yung sahod ko pa lang sa private, yung sahod pa lang pati sa public teacher, alam niyo ba na Hubs, kaya ko nang itabi ito basta marunong ka lang mag-manage ng pera. Yung sahod ng teacher ay savings ko pa lang. Savings ko na yun. Nagagawa ko mag savings ng ganun. May tanong ako sa inyo, may nakita na ba kayo ng taong yumaman dahil nagtatrabaho? Di ba wala? Mga pera lang kung ibang kaya trabaho niya. Isa ako. Alam niyo ba na sina yung may-ari ng Facebook, si Mark Zuckerberg, ay hindi tapos ng pag-aaral? Alam niyo ba na si Steve Jobs, siya ang dahilan kung bakit may mga computer tayong ganyan, ay hindi rin tapos ng pag-aaral. Mga may-ari ng Dell Computers, marami, kahit dito sa Pilipinas. Maraming mayayaman dito na hindi tapos ng pag-aaral, nagsimula lang sila sa mahirap. Pero business sila. May mga business sila, paraming silang business. Example pa, ito sinda sinda chingkitan, mga hindi tapos ang pag-aaral pero naging mga multimillionaryo dahil sa kanilang pagninegosyo o business. Sa tanong talaga na ano mas maganda, mag-business o mag-trabaho, business talaga. Kasi wala pa talaga akong nakita ng yumaman dahil nagtatrabaho. Pwera lang kung mga high paying jobs. Pero mga high-paying jobs, kagaya ng mga doctor, engineer, lawyer, seaman, yung mga high-paying jobs, pagkatapos nila mag-retard, wala nang papasok sila sa kanilang malaking pera, yung bayad sa kanilang trabaho. Kaya, back to one sila. Back to zero sila. Ang matitira na lang nila, yung mga napundar nila. Kaya ang gagawin nila ay mag-invest na lang, pumasok sa business. Huli na kung kailan sila retired ng matanda na. Kasi ang business, sa paniniwala ko, mas maganda talaga itong the best situation nila habang ito ay bata. Kaya kayo ay bata pa kayo, mas magandang umpisa nyo ng mag-business. Yan ang the best na mapapayo ko sa inyo. Ang mag-business. Yan ang tamang
daan para sa tunay na successful ng inyong buhay. Habang bata pa kayo, mas maganda yung simulan at siyang kayo matuto. I-follow nyo ako, subscribe nyo ako, dito kayo tuturuan ng maraming bagay tungkol sa business. Dahil may business ako. At marami pang iba, hindi lang naman ako. Baka isipin yung nag-mayam ako. Kasi nga mas magaling sa akin dyan, pero kahit sila, yung mga mayan, mayaman na yan, business ang kanilang talagang sasabihin sa inyo. Kung gusto nyo maging successful talaga sa buhay, business, hindi nagtatrabaho. Sana nasagot ko, kung mayroon kayong katanungan na ganito, nasagot ko yung tanong ninyo sa inyong isip, nung binabalak nyo. Kung anong binabalak nyo na gusto nyong maunlad sa business, talaga yan. Kaya welcome kayo, sana subscribe nyo ako sa YouTube ko at pwede nyo ako PM. At kung mayroon kayong tanong, pwede nyo akong tanong at bibigyan ko kayo ng eksaktong tumpak na payo sa inyong uumpisa na business. Sana nakatulong ako sa inyo at kayo ay nabigyan ko ng magandang aral at direksyon sa inyong buhay. Maraming salamat po. Ako si Joy, dating high school teacher, ngayon ay nagninegosyo. Mas malaki pang kinikita sa isang teacher income. Okay, salamat. At sana may natulong ko sa inyo. God bless you all. Ito ang iniiwan ko sa aking mga vlog na to. Marami nagsasabi na ang pera daw ang siyang ugat ng kasamaan sa buong mundo. Ang lahat ng ugat ng kasamaan sa buong mundo, mali yun. Dahil ang kawalan ng pera ang siyang ugat ng kasamaan sa buong mundo. Okay, sana may natutunan kayo. Thank you very much. Good luck and God bless you all.